Walang kawalang isang lalaki na inirereklamo ng panggagahasa sa mga babae na karamihay massage therapist. Bukod sa umano'y pangre-rape, ninanakawan pa raw niya ang kanyang mga biktima. Nakatutok si Emil Sumangi. Tikom ang bibig at hindi nagkomento sa mga tanong na ipinukol ng mga maumahayag ang suspect na si Marianito Santa Maria Jr. Inaresto ng Quezon City Police District si Santa Maria makarang ireklamo ng panggagahasa ng 7 kababaihan na karamihay mga massage therapist. Pasensya na po kasi naninervyos po ako. Isa si Vanji, di niya tunay na pangalan sa mga naging biktima umano ni Santa Maria. Through online po, nagbubuking ng kliyente para magkaroon ng halap buhay para sa pamilya ko. Mag-iingat po kayo, lalo kung dami account po yung gamit ng nagbubuk sa inyo kasi di niyo po alam kung mapagkakatiwalaan yung taong yon. Baka po soon, kung hindi man po ito yung taong ma-encounter nyo, baka mangyari din sa inyo yung nangyari sa amin. Ayon sa QCPD, gamit ang magkakaibang Facebook account, nagsa-search online ang suspect ng mga masahista na pwedeng mag-home service. Kapag nakapag-book na, sa apartel o sa motel daw nakikipagkita ang suspect sa mga masahista at doon niya ito pinagsasamantalakan. Pati cellphone at iba pang kagamitan, tinatangay din daw ng suspect mula sa mga biktima. The last two victims that we interviewed, kutsil yung ginamit niya. Yeah, he threatened the victims. Nakipagkaibigan naman daw ang suspect sa isa pang biktima na itatago natin sa alias na Leia, gamit ang cellphone ng kaibigan niya. Nauna na rin daw naging biktima ng suspect. Sinabi niya po sa akin is, inaalok niya po ako ng trabaho. Kung gusto ko daw po magtrabaho na massage therapist. Siyempre po nagtiwala ako kasi po, kaibigan ko po yun eh. Facebook account po ng kaibigan ko yung ginamit niya. Kaya po nagtiwala po ako sa kanya. Tapos, pakatapos po yung naabutan ko po doon is yung lalaking po yan. Pinuntahan niya po ako doon sa may overpass po, tapos isinama niya po ako sa hotel. Natunto ng QCPD ang kinaroroonan ng suspect sa pamamagitan ng cellphone ng isa sa mga biktima. Nakakuha po kami ng initial contact sa suspect based from other cellphone ng friend ng victim. Kasi po, yung cellphone niya ay nakuha niya ng suspect. It so happened na active pa ginagamit ng suspect. So nakapag-penetrate tayo, makipag-communicate sa suspect. Robbery with rape ang kasong isinampa laban sa suspect. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras,